mga ka-YouTubers. Roland Ramos po ng Team Birds and Beans. Ngayon po, nandito po tayo sa Folsom Lake. Bali, itong lake na po ito, nakikita nyo po ito. Ito po yung nanggagaling doon po sa bundok ng South Lake Tahoe pag natutunaw po yung snow. Pag umaapaw po itong lake, doon po, nagpapakwala po doon sila sa Folsom Dam. Bali, nung past few months po, medyo mababaw po itong lake. Ngayon po, medyo tumaas po yung level ng tubig. Ngayon po, makikita nyo po na medyo marami pong tao na naliligo na rito sa lake. Medyo inopen na po nila itong lake sa public. Ayun, sa bandang yun po, may nakita akong nagpipiknik na isang grupo. Pero hindi po masyadong ganun kadami. Saka medyo malaki itong lake na to, kaya medyo layo-layo po yung mga lokal na pupunta. Makikita nyo po itong lake, napakalinaw po ng tubig. Doon sa last vlog ko, medyo tinry natin yung Folsom American River. Ngayon, nakita ko medyo okay po yung tubig, kaya itatry ko hopefully by this week na maligo. Saka medyo maganda yung level ng tubig dito, medyo ano siya, pantay, hindi katulad sa American River. Saka malakas ang current ng tubig, kaya mahirap itry na maligo. Dito medyo panatag yung tubig. Kaya saka may mga boundary po rito kung hanggang saan ka pwedeng lumangoy. Kaya medyo safe na lumangoy dito sa Folsom Lake. Saka makikita nyo kung gaano kalinis yung tubig. Ayan po. Hopefully this week makatry nating mag-swim dito sa Folsom Lake. Para natry na natin yung American River. Tapos itatry naman natin dito sa Folsom Lake. Ayan po. Ayan, hindi masyadong malamig. Hindi katulad sa American River, talaga napakalamig ng tubig. Kaya pagka baba ako, ahulo agad ako eh. Dito medyo kakayanin natin yung temperature ng tubig. Kaya po, ito yung sarap. Sarap dito mag-walk. Yung iba, ayan, medyo nag-gather sila, nagpipiknik. Hopefully, by summer siguro, talagang totally yung open na nila itong Folsom Lake. E, pwede kayo mag-ihaw-ihaw dito. Ayan, pwede kayo mag... Diba, nakita ko may nag-jetski doon sa kabilang side. Tara po, tignan po natin ibang part ng Folsom Lake. Ngayon po, ipakikita ko po sa inyo kung saan sila kadalasan nagpipiknik yung mga local dito. Doon po sa may bandang taas. Dito po, medyo accessible sa lahat ng local kasi medyo malaki yung parkingan nila. Kaya madali kayong makakuha ng kanya-kanyang space kung gusto nyo mag-picnic, lalo ngayong summertime. Bali, ito po yung picnic site dito sa Folsom Lake. Ayan, makikita nyo po maraming mga bench saka table na magagamit, open for public. Tapos marami din pong ihawan kasi normally itong mga American mahilig sila sa mga ihaw. Kaya iba po yung mga hindi po nag pipiknik yan, dito pwede po mag-run, mag-walk, saka open din po sa mga bikers. Ayan, may mga marami rin po mga park bench kung gusto niyo po mag-sightseeing dito po sa may Folsom Lake. Ayan, makikita niyo po yung overlooking view ng lake. Ayan, ito na, napakalaki po nung lake na to. Kaya kahit marami pong pumasyal dito, halos ma-OR po, kaya pong i-occupy itong lake sa sobrang laki. Doon naman sa side ng pong yun po yung parkingan nila. May mga parking fee lang ata kayong babayaran pag nag-park kayo dito. Saka
ano sila, yung amenities nila, kumpleto. May mga shower room, may mga malilinis na toilet. Kaya convenient sa mga gusto mag-picnic dito sa Folsom Lake. Saka malinis po yung lugar. Malinis ang lugar. Kaya nawiwili po yung mga local na mag-picnic dito. Medyo late lang po ngayon kasi dahil po sa COVID issue. Kaya medyo yung the past few weeks talaga sarado. Totally sarado itong lake. Kaya makapili po kayo ng mga site kung saan yung gusto mag-swimming. Ayan po. Ito, other side to. Kompleto naman po sila sa mga precaution nila rito eh. Ayan, may mga danger kung magano kalalim yung tubig. Kaya aware yung mga naliligo kung hanggang saan sila pwedeng pumunta do sa lake. Ayan po, napakalawak po ng parkingan nila. Ngayon po, talagang may makikita na kayo pa ilan-ilan na pumupunta. Pero normally during summer talaga makikita nyo punong-puno ng sasakyan to. Man lang makikita nyo rito sa Folsom Lake itong mga squirrel. Kaya medyo friendly itong mga squirrel siguro to. Pinapakain ng mga nagpipiknik dito. Hindi sila mailap. Ayan po. Marami po kayo makikita rito ang squirrel dito sa Folsom Lake. Kaya kung may dalang lang akong pagkain, lalapit to sa akin. Ayan po, medyo hindi po sila mailap. Hopefully next time makapagdala ng pagkain para mapakain natin itong mga squirrel. Ayan po, kahit doon po sa tinitira namin, daming squirrel din eh. Diyan sa Lake Point. Dito, pag mag-walk ka, parang normal na lang dito. Halos ang daming squirrel dito sa area ng to. Typical lang po sa mga Amerika na mahilig po sila sa mga camping. Kaya normally, yung mga vehicle na ginagamit nila, yung mga ganito po, yung mga campers. Kasi minsan nag-i-stay po sila na medyo matagal. Minsan overnight. Kaya yan, halos kompleto lang po yung loob niyan eh. Meron ng pahingahan. Tapos may lutuan na. Tapos yung iba po, nanggagaling pa sa ibang lugar. Kaya mas prefer nilang magdala ng gantong campers. Ayan po. Very ano po sila, family oriented. Kaya mahilig silang mag-bonding through camping. Ayan po, ito na po yung dulo ng lake. Ayan po, paikot po yan. Hanggang doon, isang ikot po yan. Kaya kayo po ang mamimili kung saan area yung gustong maligo. Ngayon po, papunta na po tayo sa Folsom Trail. Pabalik tayo. Ito yung other side ng trail nila. Nung nakaraan po, doon tayo sa other trail, doon sa may riverside. Bali, ito po yung lakeside ng trail dito sa Folsom. Ayan po, makikita nyo kung gaano kalaki itong picnic site ng Folsom. Ngayon po, ang ipakikita ko naman po sa inyo itong favorite camping site dito sa Folsom. Medyo ano puro, medyo tago. Lalo na yung mga nagtatayo ng mga tent. Yun po yung ideal na place doon po sa area ngayon. Ito po yung camping site dito sa Folsom. Yan, dito pwede po kayo magtayo ng mga tent. Kaso nga lang, pag gantong season po, make sure na magdala kayo ng mga mosquito repellent. Kasi medyo malamok po. Ayan po, napakalaking camping site to. May mga ihawan din. Saka dito, safe po mag-camping dito kasi may mga rangers na nagpapatrol. Kaya namomonitor po nila yung mga visitor dito sa site. Ngayon po, iikot ko kayo sa kahabaan ng trail.
Ito po yung kahabaan ng trail dito sa may Folsom Lake. Ito po yung isa sa paborito naming lakaran dito sa Folsom, itong trails dito po sa lake. Medyo iba-iba po kasi yung ano niya, yung road niya. Hindi katulad dun sa may Folsom River. Medyo talagang slopey po, medyo talagang mataas. Ayan, makikita nyo po, ayan, dami po nagbabike dito. Talaga napakaganda ng ginawa rito dito sa trail. Ayan, sa kabilang side, yan po yung camping side. Nung nakarang araw, may mga nag-i-install na ng mga tent dito. Tara po, samahan nyo ako maglakad dito sa Folsom Trail, dito sa may lakeside. Pero may lago sampuyan doon sa trail na medyo shortcut. Kaya doon po kami dumadaan instead na dumaan sa pedestrian crossing. Dito po nagsisimula yung Sacramento Marathon. Mula dito po yung starting point hanggang doon po sa may Old Sacramento. Kaya hopefully pag merong marathon makasali po ako this year. Tara po, ipakita ko sa inyo po yung Folsom Dam. Ito po, sa unahan ko po, nakikita nyo na po yung Folsom Dam. Kaya mukhang nagpakawala po sila ng tubig kanina. Kaya po, napakalaki po ng dam dito. Ito po, makikita nyo na po yung Folsom Dam. Dito sa gawing ito. Pag umabot na po ng yung threshold ng level ng tubig dito sa dam, nagpapakawala na po sila ng tubig going dito sa American River. Kung saan naligo po ako sa Trust Bridge River na napakalamig ang tubig. Sa mga kaibigan ko sa Cayman Island, shout out sa Hog Points Family, kay Mami Lelot, kay Mami Virgie, saka sa mamasita ko si Angelica Miller Thompson, at sa mga Ramos Family ng Marikina City, sa kapatid kong si Tina, ang master chef ng Birds and Beans Cafe, ang kaibigan ko may-ari ng Crispilicious, si paring Chris Dilapas, shout out sa iyo, at sa pamilya Zamora, kay Nanay Ligaya, kay Mang Amor ng Calamba, Laguna. Balik na po kayo dito sa Folsom. Miss na po kayo ni Mauro. At sa kaibigan ko sa Taguig City, Pen Garcia. Kamusta ka dyan? At higit sa lahat, sa tumutulong po sa akin na gumawa ng video ko dito sa YouTube. Ang videographer ko po si Mauro Zamora. Kapatid, maraming salamat. Roland Ramos po ng Team Birds and Beans. Hanggang sa muli. Salamat po.